What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Alright guys, comment reaction ulit tayo dito kay TV Bosley naman tayo ngayon guys. At isang pasabog daw ito na itong si Laulaw ay halatang ubos na rin. Dahil nga, ayon kay TV Bosley ay nagbebenta na ng mga ari-arian. At eto nga, ating alamin kung anong ari-arian ang kanyang ibinenta para makabayad sa kanyang mga pinagkakautangan. Aya mga guys, pasok, Boss Lee! Ayan, so ito na po ang pasabog na inaantay nyo. Si Laulaw, nagbenta na po ng sasakyan para maibalik ang pera sa mga investor! Oh, ayan, mahirap talaga. Magpiling mayaman, pero double, triple money, ah, wala talagang pera. Walang katotohanan ang mga paninira nyo kay Pilim. Mahirap talaga magpiling mayaman ngayon. Kita nyo na, nagbibinta ka ng sasakyanan. Sasakyan para ma-absolve, para mailigtas ka sa mga investor mo. Very good, diba? Ganon po kapangit ng mga pinagagawa mo. Piling mayaman at magbubukas na ng YouTube. Wala ng pera ang inyong mayaman. Mayaman! Nagpapanggap na milyonaryo. Piki naman! Nagbubukas ng YouTube kasi wala ng panggastos. Kita mo naman! Galing sa kulungan ninyong kasamaan. Hindi nyo man lang matubos sa alagang 30,000? Oh. Ha? Kayong mga Judas nga inaasahan ni Ninya. Ha? Pero sino ang kumuha? UTW! Ang kumuha! Asawa ni Jurek, girlfriend! Sampal sa pagmumukha nyo ang anong pinagmamalaki nyo. Napayaman yung Laulaw na yan! Oh, paglabas sa kulungan, piling sinundo, piling doon inuwi, nakaawa namang Ninya, pinakain ng ulam, corn beef, na sana yung mayaman nyong Laulaw ngayon, puro ka drawing, puro ka kaso, nabuo nga ang mga drawing mo, kwento mo, wala namang katotohanan, puro ka press comedy, press comedy, lahat namang comment sa'yo, puro pangbabas, di ba? Hindi ka nahiya, kababae mo! Kababae mo, kapal din ang mga mukha mo. Hindi ka nahiya sa comment section kung paano ka binalatan sa tuwing magsasalita ka. Piling mo artista ka! Ah, di ba? Tuka ako sa'yo. Ayun guys, at medyo reaksyonan natin yung sinasabi ni Boss Lee na ibig sabihin, nagbenta na ng sasakyan pala ang ibinenta. Siguro yung sasakyan yan ay alam naman dalawa ang binili niya nung na kay FLM siya. Yung isang kotse at saka isang Montero. Yan ang alam kong nabili niya yung panahon na yan. Kaya isa doon din ang binenta. Dahil at kaya nga instant millionaire. Siya nga lang, ang sabi ni Sekiyama, siya lang ang katangi-tanging negosyante. Dahil nga yung skin fuel niya ay talagang nagbilihan din ang mga FLM supporter. Kumbaga, dahil iprinopromote na kasosyo si Idol dyan sa skin fuel. Kasi ang sinasabi, yung kikitain ng skin fuel ay itutulong din. Kaya ang dami mga order. Kaya nagdagsaan ang kanyang kumbaga, kaya naging instant millionaire. Tapos meron pa nga yung mga dispalko niya na walang mga resibo kung saan nagastos. Nandiyan yung binigyan ng 500k yung vice mayor, kung nandiyan yung babayaran yung mga artista na yung sinasabing artista kasi yun yung anim na witness,
babayaran ng 350K. Ewan natin kung nabigyan. Iyan yung mga sinasabi niya kay FLM na mga pinaglalagyan ng pera. Nandyan yung bigyan niya ng 500K si attorney. Ganyan. Ah, marami. Pero hindi naman, wala namang resibo. Siyempre, alam mo na, pagka ganong usapan kasi under the table, talagang walang resibo yon. Kaya ganyan. Under the table, kaya madaling anuhin yun. Sasabihin mo lang, binigay ko yung kay ganito. Kasi hindi man talaga po pwedeng mag-resibo yung mga tatanggap ng under the table. Kaya, maaring ma-absuelto siya doon. Naibigay ko na eh. Yun lang sa, ang ano niya sa korte. Kung tatanungin saan napunta yung mga pera. Ay, mga guys, pasok, Boss Lee. Anong nangyari? Wala kang boses, Boss Lee. Patanlog doon, pagdanlog doon. Ilangan mo ibinta. Magpasikat ka para pabango, para may makukuha ka na namang kakampi mo. Bayaran mo, patanlog doon, pagdanlog dito. Kunwari, mapira ka. Di ba? Yun ang gusto mo. Naghanap ka ng mabagong mga sponsor mo. Naghanap ka ng mga bagong mabibiktima mo. Para sa triple, double mo na business na panluloko sa kapwa. Di ba po? Ayan. Ha? Ayan. Oo, yun na nga. Yun na nga. Yun na nga, diba? Bosley. Ganon. Sinasampal na sa pagmumukha nun yung sugrang piling mayaman. Wala naman talaga. Di ba? Wala naman talaga. Piling na mayaman, wala naman talaga. Ngayon, tika lang, no? Ayan, nag-lag si Boss Lee. Medyo... Being artista ka, di ba? Di ba? Being Alvarez, good morning TV bro, she bombs. Hindi na talaga mag-glass silaw-law dahil galing sa panluloko. Ang inikita niya, do you be talaron morning Boss Lee? So in love ka ata, may pimples ka eh. Kaya? Tampa po ha, si Ninyo kaya laya lang kahapon niya. Yata, banat ulit siya kay Ipilim. Di na talaga nadala o kamal ang mukha ni mo, Barsaga. Angel to this TV. Sabi ni Binta niya kasi wala na siyang mapagpakan sa sakyan niya. Lima. Johnson M. Boss, Boss D. Dahan-dahan lang. Huwag mo muna itodo ang tera. Kika naman, Boss. Naiiyak. Naiiyak ako, Boss. Shout out na lang. One day, if siya ay tawanan ka na lang ni Idol Lau Lau. Kiwiwi. Diba? Marvel Bangkok Piper, good morning, Boss Lee Epilim Malakas. Marvel Pimenti, good morning, Boss Joyce Impi. Mayabang yung law-law na yan, o diba? Ha? Siyempre, titirahin talaga nito ni Ninya. Ito si Epilim dahil kalaban ni Ninya, UTW, kalaban din ng UTW, yung nagpalabas sa niya. Yung nagpalabas niya, kalaban ni Epilim. Pero, pero kung titingnan natin ang pagyabang itong Mahudas plus love. Ito ang ano ko dyan. Yan yung politiko na talagang gusto mang demolish. Yan yung demolition job. Kaya talagang may magbaback up. Kasi nga, talagang, kumbaga, yung nagpalabas dyan na malakas din na may pwesto sa gobyerno ay talagang demolition job laban kay Idol FLM. Yan po yan. Hindi yung si, sabi nga ni Boss Lee na hindi yung 14 Judas ang nagpundok na kasama si Lau Lau. Ay, sabi nga ni Lau Lau, walang pera. Wala silang pera at nagbenta na nga ng sasakyan. Merong nasa likod na mataas. Yun yung nagpadrino ngayon. Yun, pasok Boss Lee. Lau Lau, walang nagawa ito para sa paglaya nito ni Ninya. Tama. Ang kayabangan nyo. Ibang grupo ang nagpakawala sa kanya. Yun. Kung isipin nyo, itong 40 na Judas plus Lau Lau. Yan. Wala. Walang, walang walang takayahan. Utak. Puro lang salita. Pero, tuwing kagipitan, nung nataong mga to, kanya-kanya itong tagilid. Kanya-kanya itong iwas sa mga problema. Kaya itong grupo na to talaga, gusto lang ito na magkaroon ng sariling interest kaya dumikit kay Francis Leo Marcos. Kasi gusto na talagang sila yung makapabor, sila yung makakuha. Di ba? Hindi dahil silang makatulong. Dahil pag may problema ito, ididiin ka pa nito, basa ko to.
Alam nilang wala na silang pakinabang sa'yo. Ididiin ka pababa. Gagamitin ka lang nilang gagamitin. Pero pag tapos mong gagamitin, ililibing ka din nila. Ganun ang ugali nitong 14 Naudas plus Laulaw at mga Samped Chibans. Okay pa dahil may nabibinta pa. Sa ngayon, time will come, pati kaluluwa niya ibibinta na niya para sa sustain ng mga kalukuhan niya. Japinoy Explorer, pa, notice, Boss Lee, libi ka ganun lahat ng pinagbili niya ng kayamanan galing sa panluloko ni Laulaw. Juice Impi, di naman sa kanya ang sasakyan para pira ni Pilin. O yun, sabi ni Jam. Ross Gutierrez, if you see Canada. Canada! Good morning! Good evening, Boss Lee. Good evening pala. Tampu po po. Boss Lee, ganaan yun ko ni mo. Pag bumanat ka, thank you, thank you. Ay, maglagitan ng jacket. Baka may hindi na jacketan. No? Ayan. So, punta muna tayo dito, di ba? Ayan, naglalag si Boss Lee. Naglalag. Ang problema nito ni Laulaw, piling mayaman. Oh, tama, ha? Piling mayaman. Mahirap talaga yung magpiling-piling mayaman ka. Dahil di mo alam kung millionaire. Saan ka dudukot ng pera. Instant millionaire dahil kay FLM nung panahon ng pandemya. Yun po ang katotohanan dyan. Dahil million-million nga ang nakuha. Yun. Para pang tostos ng mga kayabangan mo. Di ba? Di ba? Ang lahat ng pera na galing sa kalukuhan, agad maubos yan. Hindi katulad ng pinaghirapan natin. Pero pag dahil sa kalukuhan, ang ibilis gastusin yan. Di mo alam, nakaubos na kaganyan ng alaga. Tulad si Laulaw. Lahat ng nakuha mo, lahat-lahat yan, ibibinta yan para ibabalik din sa mga investor mo. Dahil pag hindi mo gagawin yan, chugi ka talaga sa mga nag-invest sa'yo. Diba? Mel B. Hello, Boss Lee. Shout out sa lahat. Marshall din, nagpapa-invest na siya ng pera at siya ang nagpapaikot. Sa Laulaw, Melet, Batroder, Ninance, Japanese Explorer, sino ba yan, Boss? Maiwasan namin na hindi nakaalam. Mel B. Sabi ni Laulaw, may darating daw na pera galing sa nanay niya. 50 mem? Ipagsasabi pa ba yan? 15M, kunwari lang yan. Para malinis yung pangalan niya. Tama. Bunzoy. Bunzoy, Jonas, ulit film. Good morning, Lipad, Agila, Lipad. Marshall D. Kung kinuha lahat ng MBS, siguradong mawala lahat ang bahay niya. JCP, absolutely. True ka dyan, Idol Boss Lee. Di ba? Yung lahat ng pera mo, kinuha mo lahat sa MBS, lahat na gastos niyo sa pagyabang mo, lahat ibibinta na yan kasi itiklim ng mga investor sa'yo yan. Tama. Siyempre, dahil sa marami ng chismes, dahil bulok na, alam mo, nyabang mo talaga pag magka-press-compress-con ka. Ano na sabi mo? Mga biktima ni FLM, kaya ka nagkaso sa kanya. Diba? Pinagtawanan lang kayo ni FLM. Diyos ko miyo, tumawa sa'yo, humahalak ka. Nabubuang ka na, Laulaw. Alam mo ba yon? Dapat sa'yo mental. Marino Bangkor 544. Madaling, diba? May, ano ba na pinagsasabi mo yan? Mga alagad daw ni FLM? Ikukulong din? Ano ba nangyayari sa'yo, Laulaw, kung titingnan natin ang totoo? Kami, dito, nag-inudulok kay FLM para kasi ini-idol namin ang pagtulong sa bayan. Di ba? Kung nagagalit man kami sa inyo, dahil tinitira nyo, binabastos nyo ang aming idolo, ang aming idol, na walang ibang hangad kundi makatulong sa bansa, makatulong sa taong nagugutom. Anong problema nyo? Kung gusto nyong tumulong, tumulong na kayo. Huwag nyong banatan ipalim. Anong problema nyo? Sino sa likod nyo? Meron. Hindi ka makaganyan kung wala ang sa likod. Iyon, meron talaga. Yan yung demolition job na sinasabi ko na isang politiko na nagpopondo para sa demolition job. Laban kaya idol FLM dahil threat nga siya sa 2022. Alam nila yan na threat talaga si FLM dahil sa bango niya sa mga tao. O yun po yun talaga.
Kaya, nagkaganyan ka. Dahil nabuburgar ka na isa kang illegal, gawain mo namang bodol sa triple double money. Klaro yon. Magpa-imbis ka at sabihin mo, mo triple lang capital na yan, imbis ka ng 30,000, papaliwanagan mo sa kanila, maging 90,000 o maging 60,000, ang balik. Dahil double, triple, oh. Diba? Kundi ka halatang budol-budol queen talaga. Diba? Diba? Ano? Mayaman ang nanay mo? Parang ginaya mo si Francis Leo Marcos din. Dahil mayaman ang mami ni Francis Leo Marcos. Ginaya mo lifestyle niya. Bakit gusto mo maging panadira hero din? Panadira hira? Ha? Ha? Ikaw lang yung pandemic ha? Hira na nagkaroon ng bahay nitong pandemya. Nagkaroon ng maraming business ng pandemya. Hakot pa mo ng pera. Iyon na nga yung sinabi ni Sekiyama na siya lang ang tanging negosyanteng kumita ng milyon-milyon nung panahon ng pandemya. Dahil yan sa pera ni Francis Leo Marcos. Dahil bawat galaw ay humihingi ng pera. Saan ka nakakita ng, sabi nga ni Sekiyama na 300,000 ang mga bills niya sa pag namili sila. Tingnan mo naman ang namili siya dun sa nilagay sa loob ng kanyang bahay, mga refrigerator. Ang dami, talagang sinaksakan yung kanyang bahay. Yun, nabili pa yata yung mansion na yun, yung may swimming pool. Sa panahon ni FLM. Ayun. Pasok. Ha? Ha? Halata naman, budol-budol ka. Ha? Huwag mo isa-ila yan. Dahil marami kang record, nakalkal ko yan, isa-isahin ko yan. Yan lahat pag ako ang kinasuhan mo. Lahat bulaga sa'yo yan. Yung mga dating mga ginagawa mo, nandito na sa akin lahat. Tingnan ko kung di ka luluhod sa aming pandemic hero. Sabihin ko sa'yo, mark my word, itong nakuha ko ng mga ebidensya agin sa'yo. Sa mga pinagagawa mo sa taong bayan, ako ang kukontra sa'yo. Dahil ang pinagagawa mo, hindi katarungan, niloloko mo sila sa pamagitan mo ng pambudol-budol, double, triple money. Niloloko mo sila. Hanggang ngayon, nagluko-loko ka pa rin. Ayun, at ginamit nga yung SPA, na ipinapakita yung SPA. Ang sinasabi nga raw sa SPA ni FLM, ayan, mag-invest na kayo. At hindi na makakalabas si FLM, oh, nasa akin na yung kanyang kayamanan, oh, SPA, nasa akin na. Iyon, kaya na ano yung mga tao, siguro yan yung sinasabi ni Sekiyama na ginamit niya yung SPA. Ayon, sa pangbubudol na sinasabi. Pasok, Boss Lee. Ha? Yan ang pagsisihan mo. De lahat yan, ilalabas kung anong meron ka. Nakuha ko lahat kung anong meron ka. Ngayon, pag ako magpa-presscom, sigurado yan. Titingnan ko. Ha? Titingnan ko kung saan ka kakainin ng kakahiyan. De ilabas ko lahat ng mga niloloko mo. Ayun. Tandaan mo yan. Hindi kita aatrasan. Oo. Malaman ko lang kasama ka, mag-counter agad ko, iladlad ko lahat ang mga kasama mo. Ang lahat ng hawak kong mga niloloko mo, million-million na sa akin. Tingnan ko kung saan ka pupulitin ngayon. Magpa-press call ako dito sa aming lugar. Tingnan ko kung hanggang saan ang lakas mo. Yung mga kapit mo, tingnan ko, di ba mandadamay dito? Personalan tong laban na to. Ilaw-law. Nagalit na si Boss Lee. Personalan na. I challenge yung taga-Sampaloc din ako. Nandyan yung bahay ko sa taas, sa Santa Misa, sa Sidmore, sa Misa. Mayroon ako dyan, condominium. Ha? Tanong mo sa guard, dyan mo ako manap. Tingnan ko kung saan kita pupul. Magkikita. O yan, maglabasan tata ng baho, magpa-priscom ko. Kayo lang marunong magpa-priscom?
Mag-press committee? Okay, gagawin ko yan. Mag-press committee ko. Eko, ikaw ang babanatan ko ng oras na yan. Laulaw. Nagalit na si Boss. Tumigil ka sa kalukuhan mo kasi marami akong hawak agin sa'yo. Sabi ko sa'yo, nakahanda na po kami mga pro-FLM sa mga kagaguhan nyo pananakit kay Boss Francis Leo Marcos. Pinaghandaan na po namin yan, laulaw. Advance na po kami mag-isip ngayon. Ayun. At ano bang mga pangginagawa nyo sa amin, di kami natakot dahil nandito kami sa katanuan. Andito kami sa katotohanan. Wala kaming higigbang hangad. Makatulong sa aming kapwa. Sir Clarita Calera, boom. Iyan na ang Barako Musli. Ganda kong maga. Ruin na bagad. Good morning, Idol Bose. MCF Robin. Miga love shot ang ga. Bose, maayong buntag sa'yo. Sa ibinang pami. Shinja Mirasol. Wah, kala mo mga katakas ka pala. Laulaw. Intay ka lang. Ruin na bagad. Tamsakdan na po. Escape at. Hey, diba? Yeah. At, Iniipon ko lahat, inaalam ko, pero hindi ko ilalabas dito. Dahil itong view ay legal na ebidensya ko, panlaban sa'yo. Iyon, talagang wag mo munang ilabas yung mga ebidensya. Banatan mo lang muna sa salita, Boss Lee. Dahil ang ebidensya kailangan na hindi nilalabas sa social media para hindi makounter, para hindi sila magkaroon ng pang-depensa. Ayon. Pasok, Boss Lee. At nagalit na nga si Boss Lee. Nangalap na ng mga ebidensya laban kay Laulaw. Pans kaso sa'yo. Ako mismo ang gagawa, Laulaw. Dahil hindi ka tumigil sa kahibangan mo. Di ba? Mayaman ka. Ubusin mo yung pera, sasagangin mo ako. Ang hirap sa inyo eh. Ang yapang nyo. Di ba? Ang hiling-hiling yung mapasikat. Piling artista ka. Di ba? Piling artista ka. Artista nga dahil budol-budol. Ang mga budol-budolera ay magaling mag-artista. Mag-artista. Iyan. Magaling mag-artista at iniiyak-iyakan nga daw si FLM. Kaya nakuha ang loob ni FLM. Ayun. Kaya marunong mag-artista dahil budol-budol nga. Diba? Kilalang kilala kita. Mula kuko hanggang buhok mo. Kilalang kilala kita. Dahil inalam na kita. Matagal na. Akala mo ba? Tatahimik lang ako. Ayaw ko kasi kitang pagsalitaan. Dahil inaalam ko muna. Ngayon hawak ko na lahat kung sino ka. Kanya-kanya tayo na ngayon ng pasabog. Diba? Gusto kong magpa-press committee din. Oo. Gusto kong magpa-press committee. Jimmy! Jimmy! Oo! Jimmy! Tingnan natin. Bingamar, Alvarez, yay, go, go. Ayan, Barako, even Bose lang ang kanabat mo. Pilos down under, banatan mo. Angga, Robin May, hindi mayaman yan. Silaw yan, wala nga daw ng pangbayad sa bahay. Na inupahan niya dati. Pati Corinti, bugaw yan siya dati at pukpuk siya. Sabi niya sa video, open the board, done my vlog. One FCHK. Sige, Boss Lee, magpa-presko ka. Magpa-presko ko. Iyatag pasikat dito. Di ba? Sikat ka, pasikatin na kita lalo. Piling mo kasi. Di ba? Ako ang magpa-presko. Sagutin mo. Antayin mo. Antayin mo. Ha? Antayin mo. Di ba? Piling ka kasi. Marami kang mga tinatago nga hindi mo dapat mabuburgar. Pero dahil nga kinakasuhan mo kami, te burger na habang mag-counter ako kung sino dyan, magpa-press ko na ako, lalag-lag ko sa counter ko. Ang paggaganti ko sa'yo, yun ang gagawin ko. Tandaan mo yan. Ha? Isali mo na ako. Nakiusap ako. Isali mo ako, Laulaw. Bakit hindi mo ako sinasali? Isali mo ako. At alam ko, hindi mo ako kasali. Isali mo ako. Hindi kayo sali dahil alam niyang mayroon kang mga ebidensya. Mayroon kang panglaban. Pag may malalaman ko may na makasali, kahit depender na sa labas, ako hindi ko makakalam sa admin. Kasi lahat kaya yan sa admin sasagutin kayo. Na
Pero pag di mga nasali, mga vlogger na hindi kasali sa admin, ako ang katapat mo, Lawlaw. Tutulungan ko yan. Tumahawak kong ebidensya, doon ko ipadaan sa kanila. Skin Vlog, Solid, FLS, FLS, FMLS, Solid, parang gila ni Bado, nabulol na. Marilo Simbulang ka, morning idol, dyan kami humahanga sa'yo. E para kang sundalo kung saan nasasaktan, lalo kang tumatapang. Yan ang tunay na panindigan, wala katras ang watching from HK, FFCI, Hong Kong. Juicy Florinia, Lawlaw, sagot. Bilbila, Ibig, FFCI, Macau, PNP. BNP, Emily So. FFCI, WW, Long Live, Evelyn Lang, Malakas. Gigig, The Depo, Bravo, Bossy, Solid, Evelyn, Pangilin, Forever. Japanese explorer, patamsak, magbakas, di ba? Tandaan mo, Lawlaw. May makanti lang sa lawa, ako, sa admin. Kaya ng admin yan. Sagutin ng mga bintang nila. Pero pag sa labas ng admin, may mga defenders madadamay nitong gulo na to. Ako po, ako, kahit hindi mo ko sinali, pag mayroong mga defenders madadamay dito, lahat ng baho mo, ilalabas ko, magpa-press ko na ako habang nag-counter kami kasama na makasamaan ko dito sa labas ng admin. Oo. Ay, dito si Sheikh Evelyn Malakas. Kasi kami dito sa labas ng admin, nag-protect lang kami sa aming pandemikero. Sa mga masamang taong gaya nyo, ang admin, kaya nila yakapin yan. Admin yan eh. Pero kami, nasa labas kami. Ah, supporters din kami, madadamay kami. So ito, ito sasabihin ko sa iyo, ako puputol sa kahibangan mo. No? Kahibangan mo na pang lalait sa aming pandemic hero. Ako, mapaywar, puputulin ko 'yan. Mayroon lang isa sa amin na gagaliwan niyo dito, mga defenders na sa labas ng admin. Ako ang sasalo diyan. Mark my word, hindi kita tantanan hanggang mapahiya ka. Araw-arawin kita at ilan na ibabayad ko dyan sa mga media para kita babuhin dito. Tingnan mo. Yan ang gagawin ko. Hindi ka ko nanakot. Ginagawa ko lahat mga sinasabi ko. One day, if you say HK, tama yan, boss. Tulungan mo. Red Black, mayong buntag, boss. Laban lang tayo, boss. If you lang malakas. 5.4. Idol, Lipad, Agilalipad. Drami mo, Google, boss. Jusipina, wala ka namang kapira-pirang kayabangan mo. Mahirap mangarap, Lawlaw, ng milyonaryo. Na dahil naman sa panluloko mo, kaya nagkaroon ka ng pera, pero hindi mo hawak yan. Ha? Lahat na nakuha mong pera, binibili mo ng ari-arian. Pero lahat yan mabibinta sa kulukuhan mo. Araw-arawin na kita dito. Ha? Lalo na pag may malaman ko na talaga, isa sa amin may matanggap na ganon, ako ang magka-counters para sa kanila. At doon sa counter na yun, ilabas ko kung anong meron ka. Napulot ko mula nag-umpisa ka hanggang ngayon. Mula sa koko mo hanggang ulo ko. Isa-isahin kita ng kakayan. Magpamidya ako. Oo, magpa-priscom din ako. Tingnan mo kung saan ka pupulutin ngayon sa kakayan. Skin Black, Ipilim Solid, Agila, Lipad, ang pinakamalakas. Pell, Alls Down, Under, tama. Budol si Lawlaw. Diba? Masakit lang. Walang ginagawa sa inyo ang pandemic hero. Hindi nga nagsasalita. Naandun lang sa kulungan. Paulit-ulit nyo sinaktan. Paulit-ulit nyo ka tinitera. Anong meron kayo? Ha? Di ba? Makulit, if you say a peach, 5.4, si Lawlaw, scammer sa umaga, sa Sugo Hotel, sa gabi, ulol, kapal ng mukha mo, Lawlaw. Nahihibang na kayo. Nahihibang na kayo sa kakayabangan nyo. Diba? O di iba na tan tayo, di si Mon Kayo, bahala na lang Diyos sa kanila. Makatarungan ang Diyos, hindi siya konsentidor sa mali. Teresita sa Rome, Ipilang Malakas all the way, yes. Diba? Hindi na kayo nahiya sa sarili nyo. Paulit-ulit, paulit-ulit. Ha? Kapal na mukha mo, paano mo nakilala si Francis Leo Marcos? At ang sabi mo? Ha? Dahil sumagot ka sa mayamang channels niya, nagtagal, hindi mo akalain, ikaw, makunan niyang milyon-milyon pira, kapal mo na mukha mo, sarap mo sampalin. Oo, alam mo ba yon? Yung mukha mo, panluloko, arap-arapan. Ha? Magkano binayad sa'yo? Di ba? Di ka na naiya sa sarili mo, Lawlaw?
Di ba? Skim Black, Epin Solid, inggit kasi sila kapatid kay buo nating suporta sa ating pandemic. Epin Gloria Balizia, good morning sis, fight lang tayo sa mga anti-Epin. Lipad ang gilalipad, mabuhay tayong lahat, Epin ang pamilya. Di ba? Ano mo ginawa ng aming pandemic era sa'yo? Ha? Hindi nga sumasagot sa inyong kalukuhan. Di ba? Hindi sumasagot. Pero pelit yung binababoy. Magpa-press kong press kong pakapeling artist na yun. Di ba? Monica, Tamsak, Lipad, Agila, Lipad, Salma, Nazar, Miss na namin sa friend, press. Ayun guys. At kung gusto nyong panoorin ang kabuuan na ito ng banat ni Boss Lee kay Laulaw ay puntahan lang sa kanyang YouTube channel, TV Boss Lee. Ayun. At yun na nga ang sinabi niya na talagang kahit na nandun na sa loob ay pilit pa rin inuyurakan dahil nga sa demolition job na yan. Ayan mga guys, kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carinuel TV muling magbabalik.